Samantala, patay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang humaharurot na kotse sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang driver po ng kotse, aminadong nakainom. Narito ang report ni Athena Imperial. Tumilapon daw ng 20 metro ang lalaking ito matapos mabangga ng kotse ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, mag-aalas 2 ng madaling araw. Ang hindi pa nakikilalang biktima, dugo ang bumalagta at agad binawian ng buhay. Ayon sa gwardyang nakasaksi sa aksidente, matulin daw ang patakbo ng nakadisgrasya ng sasakyan. Sinasabi niya po yung 60 kilometers per hour. Hindi ma'am, kasi nakaupo kami dyan ma'am eh. Perimeter kami eh. Kaya kitang-kita namin sa lakas ng pagbangga niya eh. So mabilis talaga? Mabilis po. Anong nauna niyang nabangga? Yung mga sasakyan ng aparado? Hindi po, yung tao po. Yung tao. Tao. Yung una niya, kaya nung napagbangga niya, siguro iniwasan niya pa. Eh yun na, tinamaan na yung ano, sa mga sasakyan. Matapos daw tumilapon ang biktima, umakyat pa ang kotse sa gutter. Sa lakas ng impact, UP ang likod at gilid ng kotse habang natanggal ang ilang bahagi ng bumper ng SUV na nadamay lang sa aksidente. Basag naman ang windshield at wasak ang bumper ng kotseng minamaneho ng suspect na si Lou Arvin Juanito. Sa dami ng nadisgrasya niya, nakuha pa nitong itanggi na mabilis ang patakbo niya sa kotse. Hindi ko po ano, tawag dito. Mga around 60 po kasi yung ano takbo ko, pero bigla po kasi ako napakabig pa kanan, kaya po ako tumama dito sa mga ano, sa mga kotse na nakaparada po dito. Ngayon kasi nga po bigla may tumawid na ano. Hindi naman niya itinangging nakainom siya. Hindi po ba kayo nakatulog or nahatak habang nakainom? Nakaisang bote po ako. Pero hindi naman po enough yun para ano, para maging intoxicated. Kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang haharapin ng suspect. Patuloy pang hinahanap ang pamilya ng biktima. Ito ang unang balita sa Quezon City. Athena Imperial reporting.